Valentines or God's love. Yun ang ating paksa ngayon. Gusto kong maunawa natin anong pagkakaiba ng Valentine's love at saka God's love. Buksan natin ang ating mga Bible, John chapter 13, verse 34 to 35. Ganito ang sabi. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paano minahal ko kayo, magmahalan din naman kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Tayo manalangin. Panginoon, sa aming pong purong panalangin, nawa Lord, ang aming pong pagmamahal, pag-ibig sa inyo ay hindi po nawa mabatay sa anumang ibang pag-ibig, kundi ang pag-ibig na ipinagtalad niyo sa bawat isa sa amin. Nawa bigyan niyo kami ng unawa at puso na tumanggap ng inyo pong katotohanan, sapagkat katotohanan niyo lamang ang aming batayan at katotohanan niyo lamang siya makapagpapalaya sa amin. Ito kaming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Kahapon ay Valentine's Day at ito'y pinagdiwang ng buong Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa buong daigdig. Alam natin, Valentine's Day, ito'y isang myth, isang alamat at ito'y naging isang tradisyon. At ang ating Panginoon, kung ating babasahin ng Matthew chapter 15 verse 6 to 9, basahin ko lang, ganito ang sabi ng Panginoon sa tradisyon. Kaya pinapawalang saysay ninyo ang salita ng Diyos dahil sa inyong tradisyon. Kayong mga mapagkunwari, tama ang ipinapahayag ni Isaias tungkol sa inyo nang sabihin niya, iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo nila bilang mga aral ang mga alituntunin ng mga tao. Doon pa lamang, alam na natin na hindi kalooban ng Diyos anumang katuruan ng tao na hindi nagmumula sa salita ng Diyos. Ngunit, sa ating panahon, marami dito ang dinodoktrina. Ang Valentine's Day, maraming kwento, maraming mga paniniwala. Kaya dapat pag-usapan natin ang tungkol sa pag-ibig. Sapagkat Valentine's Day love is different from God's love. Dapat nating maunawaan yan bilang mga Kristiyano, hindi tayo namumuhay sa pag-ibig ng Valentines o ng tradisyon. Anong pagkakaiba? Yan pong ating alamin. Dito sa teksto natin na binasa, nagtagal na napansin ng Panginoon ang kanyang mga alagad na nagtalo-talo sa kanilang mga sarili kung sino ang magiging pinakadakila sa Messianic Kingdom of God. Sila ay medyo mayroong pagkakampi-kampi na hindi sila nagkakaunawaan. Kaya nung sabihin ng Panginoon ang talatang ito sa kanila, alam nila ang konteksto. Dahil sa chapter 13 verse 1, ipinakita ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa kanila. Na bagamat siya ay isang Panginoon at Diyos, siya ay naghubad ng kanyang baro at nagbigkis ng tuwalya upang hugasan ang paa ng kanyang mga alagad. At alam niya rin na pumasok na si Satanas sa puso ni Judas upang siya ay ipagkanulo. At dahil diyan sa sitwasyong ito, alam ng Panginoon ang pangyayari. Kaya niya ito ipinahayag ang John 13 verse 34 tungkol sa totoong pag-ibig. Alam ng Panginoon ang sitwasyong ito, na ito magiging dahilan ng kanilang division, pagkahati-hati, at pag-fail sa plano ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. So, ang nangyayari, binibigyan nila ng puwang sa kanilang puso, sa kanilang unity, ang kaaway. At alam naman natin na ang kaaway ang siyang gumagawa ng kaguluhan sa puso ng mga mananampalataya. Hindi lamang sa mga unbelievers, kundi maging sa mananampalataya. Kaya ang pag-ibig na tinuturo ng Panginoon dito ay isang banal na pag-ibig, isang divine love. Hindi tulad ng pag-ibig na tinuturo ng sanlibutan at nakakalungkot, pati mga evangelicals ay talagang sila'y nagdiriwang nito. Nandun po sinasabing
masama ang magpakita ng pag-ibig. Kailangan natin, tulad sa mga mag-asawa, palay ko, magandang time din yun na kanila talagang ibalik yung kanilang nakaraan, yung pagliligawan, kung anong pag-ibig. Pero dapat, bilang Christian, ang ating context of showing love to one another ay dapat sa context ng ating Diyos. Ano yung pag-ibig na dapat nating ipamuhay? Tulad ng Valentine's Day, ito ay panahon o araw ng pagpapakita ng pag-ibig sa isa't isa. Pero ang pag-ibig na ito ay nababatay sa emosyon, damdamin, sentimental, emotional. Ang pag-ibig na ito, hindi yan ang pag-ibig ng Diyos. Sakim ang pag-ibig na ito. Sakim ang pag-ibig ng tradisyon, ng Valentine's love. Lustful. Deceptive. Mapandaya talaga. Sapagkat sa araw ng Valentine's Day, makikita mo simbahan ng Quiapo, punong-puno tindahan ng mga gayuma. Eh, ginawa ko nung araw yun, nung ako'y binata pa. Dahil hindi ako kaibig-ibig ng mga dalaga, sa so kumukuha ko ng gayuma. Dadaanan ko lang sila to at paniniwala ko, susunod-sunod sila sa akin. Masyadong sakim, makasarili, at deceptive talaga ang pag-ibig na pinagdiriwang sa ating panahon ngayon. Now, tatlong pag-ibig ang dinagamit ng mga tao ngayon na hindi nila alam, pero Christian, mas dapat alam natin ito. Mayroon tatlong uri ng pag-ibig na ikinukumpara sa totoong pag-ibig ng Diyos. At maraming Kristiyanong naliligaw dito. Unang paglalarawan na itinuturing nilang pag-ibig ng Diyos ay yung tinatawag na eros. Eh sa Greek, eros. Ang ibig sabihin, to lust, no? Magnasa sa kapwa. At ito ang nangyayari sa lalaki at babae na talagang mayroong lust. At hindi lamang sa babae at lalaki, kapwa lalaki sa lalaki, kapwa babae sa babae, at tao sa mga hayop, sapagkat yan ay eros. Akala nila true love kasi nga umiibig sila. Ano mga masama ron? As long as we love one another, so yun ang kagustuhan ng Diyos, pero that is eros. Then ikalawa, ang totoong pag-ibig, ikinukumpara nila sa phileo. Alam natin ang phileo, yan ang root word ng salitang Philadelphia. Ang ibig sabihin, ito'y pag-ibig sa mga kapatid. O sa kaibigan. Pag sinabing pag-ibig sa kaibigan, mga kapatid, ito'y may damdamin. Kaibigan, ito'y may damdamin, hindi ito sa Diyos. Hindi ito sa Diyos na binigay sa mga Kristiyano. Ito'y intellectual, nandito yan, at isipan, at ito ay ang kailangan dito, nagtutulungan. Mayroong interdependent. Hindi siya makakatayo kung hindi siya iibigin ng kanyang kapwa. Pag galit ng kanyang kapwa, hindi rin siya iibig sa kanya. So, interdependent. Umaasa sa isa't isa, kung tawagin yan, phileo. Then thirdly, may tinatawag na storge. Storge ay pag-ibig sa pamilya. Interdependent ito, umaasa isa't isa. Dapat ang mga anak umiibig sa kanila sa emosyon. Eh, hindi, walang masama doon. At mga magulang dapat umibig sa kanyang mga anak o sa kanyang asawa. Ito'y isang intellectual din. Nasa isipan, nagmumula. Nagtutulungan sa isa't isa, umaasa sa isa't isa, interdependent. Pero ang true love, kung tawagin yan, is agape. Agape is an active word. Para, ano ito eh? Ito ay verb, action word talaga actually. Ang ibig sabihin ng agape is to love. Iibig ka. Iibig ka. Yan ang active. Meaning to say, may kahandaang kang kusang loob na tanggapin ng isang tao. May kusa ka ayon sa iyong desisyon. May damdamin man o wala, it's a command. Utos ito ng Panginoon. Ibigin mo. Maging ang kaaway mo, maging ang mga umuusig sa iyo, maging ang mga taong nagtatakwil sa iyo, ibigin mo. It's a command. It is not an emotion but an active love. Kumikilos ito. Kaya tayo Kristiyano, hindi tayo didepende sa emotion. Kaya sa ating regulative principle of worship, wala dapat emotion. Hindi dapat na antig ang puso pag kumakanta. We have to love God
sa kanyang word. Dapat nakadepende lang sa salita ng Diyos ang ating pagsamba, not by emotion, not entertaining. Hindi dapat malumanay. Dapat kailangan ay active. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin, tumatayo ito sa sarili. Hindi kailangan ng tulong ng iba. Hindi umaasa sa kapwa, kundi nakatatayo siya sa kanyang sarili, kahit kaaway niya, kahit taong tumatakol sa kanya, iibigin niya because that is God's command. Basahin natin muli ang John chapter 13, verse 34 hanggang 35. Gayto ang sabi ng Panginoon, isang bagong utos ang sa inyo binibigay ko na kayo'y magmahalan. That's a verb. Action. Magmahalan. Gawin mo. Na kung kayo, sabi, na kayo magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo. Si Jesus Christ nagmahal sa atin hindi by emotion, not by intellect, but by will. Na tayo ay kaaway niya, papuntang impyerno, tayo manlilibak lahat sa Diyos, but He gave Himself. Yun ang pag-ibig. Tumatayo sa sarili niyan. Hindi na kailangan ng tulong ng iba. Hindi kinakailangan yun. Kaya sabi ng Panginoon, sa 35, sa pamamagitan nito, ay makikilala ng lahat. Different from Valentine's love. Makikilala sa pamamagitan ng love na ito, na nasa inyo, makikilala ng lahat ng tao na kayo'y aking mga alagad. Kung kayo'y mag-iibigan sa isa't isa. Kung inyong ginagawa ang utos na mag-ibigan sa isa't isa. Now, hindi ko sinasabing mali ang magpakita ng pagmamahal kahit sa araw ng Valentine's, kasi yun ang uso. Tradisyon yan eh. Pero pwede natin gawin ito araw-araw sa ating tahanan. Pwede natin gawin ito. Pero para sa akin, sa gabing ito, ang pinakamaganda kung bakit mayroong Valentine's Day ay upang muli tayong palalahanan at sariwain ang pagkaalam natin sa totoong pag-ibig ng Diyos. Yun ang purpose natin. Kaya ko tinalakay yan ng purpose na kilalanin natin ano ba yung pag-ibig ng Diyos na dapat ay nasa atin. Again, nasa atin ba yung pag-ibig na yun, Christians? Yes, Romans 5:5. Ganito, nung tayo po ay ma-convert, nung tayo po ay ma-born again, maligtas, ang sabi po rito, at hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. That's why love or God's love is a command. This is an active na gawain ito kasi nasa ating puso yun eh. Hindi tayo titingin sa intellect, sa mind, sa emotion, entertainment. No. Kaya nga inuutusan tayo, huwag mong gawin yon. Gawin mo yung nasa iyo. Love. So tingnan natin ito sa apat na bahagi. Itong ating pag-aaral ngayon sa John chapter 13, verse 34. Una, ang tunay na pag-ibig, gaya ng paulit-ulit kong sinabi, ito'y utos na dapat tupdin. Ang utos, tinutupad yan. At ang utos na hindi tinutupad, kasalanan yon. 1 John 3:4. Sapagkat ang kasalanan ay ang paglabag sa utos ng Diyos. Nakalungkot po sapagkat marami pong mga nagdiriwang ng mga Christians ng Valentines, nakaporma sa kanilang stage. Akala nila yung iniibig nila ng Diyos, but actually, they're disobeying God. Why? People perish for lack of knowledge. Kulang po sa pag-aaral. Kailangan dapat yan ay lagi tinuturo sa atin sa iglesia. Ang sabi diyan, isang bagong utos. Ang pag-ibig ay pagtupad dahil utos ang pag-ibig. So binibigyan ko kayo ng utos. Mahalin ang isa't isa. Pero gusto kong tignan ninyo yung command. Hindi yan na yung tulad ng Ten Commandments, law, the greatest commandments, love God and
your neighbor. No, ang Greek word dyan is entulen. Ano yung entulen? Ang ibig sabihin, this, ang utos ito is an authoritative receipt. No? Ibig sabihin, otoritadong resita. Now, gusto kong ilarawan. Kami ni Mama, every Monday, talagang namimili kami ng maintenance ko. Sa diabetic, ngayon sa puso, at iba pang mga bagay. Now, pag bumili kami, ayon dun sa karamdaman ko, personally, bumili kami ng walang resita. Kahit anong ganang pagmamakaawa, kahit lumod kami, hindi talaga magbibigay ang mercury. Hanga ko sa mercury dyan, tumatayo sila sa kanilang kaugalingang batas. Hanga ko dyan. So, wala kang authority na makatanggap. Walang utos eh. Walang resita eh. Walang resibo. Kaya hindi ako talaga mapagbilhan. One time, sa Bisaya, nagpatingin din ako, kami sa Mama, niresitahan ako ng doktor, nakalimutan niyang pirma. Kaya nung kami pinisinta kayong resita doon sa Mercury, kahit anong pakiusap namin, nangasuko namin. Talagang galit ako dahil hindi naman kayo ng gamot, pero hindi talaga kami binigyan. Yan ang ibig sabihin na ang utos na ito is an authoritative receipt sa atin upang tayo kalugdan ng Diyos. Maraming nagmamahalan ngayon na walang authoritative receipt na binigay ng Panginoon. Meaning to say, hindi nababatay sa kanyang salita. Hindi nababatay sa kanyang utos, kundi nababatay saan? Tradisyon. So, even sa ating worship, kung hindi nababatay po sa batay sa salita ng Panginoon, hindi po na nalulugod ang Panginoon dyan. Kaya napakalaga po ang utos na ito. Para kasi sa karamihan, eh, optional na yan. Nasa iyo lang yun. Tsaka, eh, may condition naman eh. Minahal naman niya ako, so mamahalin ko rin siya. Is that so? Ibig sabihin, yung pag-ibig mo, hindi yung totoong nasa iyo, pag-ibig. Dahil ang pag-ibig nasa iyo ng Diyos, kahit hindi siya humingi ng kapatawaran, you forgive him. Forgive her. Mahal mo pa rin siya. So, ang sinasabi dito mga kapatid, mahalin ang ibang tao kung totoong pag-ibig ang nasa iyo. Mayroon po kasi yung pagmamahal na pakunwari, di ba? Deceitful. O, sige, mahal kita, pero huwag ka. Pero sabi ng John 14:15, Jesus Christ said, paano natin ipakita ang pag-ibig natin kay Jesus Christ? Sabi sa John 14:15, kung ako'y inyong iniibig o minamahal, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So ang ating pong basis ng pag-ibig natin sa Diyos ay through His Word, hindi sa anumang tradisyon. Ikalawa, tunay na pag-ibig ay bagong utos. Utos ito ng Diyos, pero ngayon kay Kristo, bagong utos. Basahin natin 34. Isang bagong utos ang sa inyo binibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Now si Jesus Christ nag-coach siya tungkol sa pag-ibig sa Diyos sa mga nagdaan na panahon. Sa Old Testament, Old Covenant o old practices ng mga tao ng Diyos sa Matthew 22:39. Ganito ang sabi. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Love your neighbor as you love yourself. Yan ang dating utos. Pero ang bagong utos ngayon, in application from that old law o command, is love yourself more than yourself. Love your neighbor more than yourself. Pag umibig ka sa isang tao kahit kaaway mo, ibibigay mo sa kanya kung ano yung mabuti sa kanya. Ibibigay mo yung magandang bati sa kanya. Now, ito'y utos ng Panginoon, halimbawa sa mag-asawa. Remember sa Ephesians chapter 5 verse 25, ang sabi sa
Tagalog doon eh, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Now, this is, paano natin mamahalin? Nang higit sa ating sarili, gaya ni Kristo na nagmamahal sa iglesia. Ang pagmamahal ni Kristo sa atin, iglesia, higit, nagbigay siya ng buhay. Inako niya lahat ng pagdurusa. Ilako niya lahat ang mga pagtamay, mga lahat ng paninira sa kanya para lang ma-preserve ang kanyang mga tao. At paano ma-preserve? Pinabanal sa salita ng Diyos. Ganon din ang utos dito ng Diyos sa asawa, sa mister, sa kanyang asawa. Husband, love your wife. Hindi sinabing more than loving yourself, kundi as Christ loved His church. So kung magmamahal tayo sa asawa natin, hindi lang basta mahalin natin, kundi ating ibigay ang ating sarili sa Kanya. Panahon natin at pakabanalin siya sa pamagitan ng pagtuturo ng salita ng Panginoon. Huwag hayaan na ang babae ang siyang magdikta sa iyo. That is not love. That is rebellion. According to the creation pattern na itinuro sa atin ni Pastor Ronnie, dapat ang lalaki ang federal head. Siya ang mananagot. Kaya nga, yung pagkakasala ni Eva, si Adan ang pinanagot ng Diyos, hindi si Eva. Sapagkat si Adan, nagkasala siya, ay nako, kusang-kusa niya. Hindi niya pinagbawalan si Eva. Bakit? Nagdikta si Eva. So, husband, love your wife more than sa iyong sarili. Yan ang totoo. Ganun din sa mga anak. Ang turo sa mga anak, Ephesians chapter 6, mga anak, pasakop po sa inyong mga ama. Pero pagdating sa ama, mga ama, huwag niyong itulak sa galit ang inyong mga anak, kundi sila'y turuan maigi sa daan ng Panginoon. Yun yung loving our children more than loving ourselves. Na nagbibigay tayo ng panahon na sila'y turuan, sawayin, ituwid sa kanilang pagkakamali. As they grow, ang sabi nga sa Proverbs chapter 17, verse 6, hindi nila makakalimutan ito at tiyak tatanggapin nila si Kristo pagdating ng panahon. So yun po yung ikalawa. Tunay na pag-ibig ay bagong utos na dapat ilapat sa ating buhay. Not just obey, but to apply it sa ating sarili. Pangatlo, tunay na pag-ibig ay halimbawa na dapat tularan. Saan natin makikita yan? Verse 34, let the scripture speak to itself. Ang sabi sa 34, na kayo'y magmahalan sa isa't isa kung paanong minahal ko kayo. Yun ang example, yun ang halimbawa na dapat nating tularan kung paano tayo minahal ng ating Panginoon. Alam natin, ang pagmamahal ng Panginoon, ipinakita niya from the beginning ng context, verse 1 to 5. Nung malaman niya na ito na yung huli niyang pagpunta sa Jerusalem at tatanggapin niya, harapin niya ng kanyang kamatayan, sa kamatayan niya, patungo sa kamatayan, ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga alagad. Nang kanyang mga alagad, may mga diferensya. Mayroong division, may party-party sila, may lamangan sila, mayroon silang paborito sa kanila. Pero pinakita pa rin ng Panginoon, hinugasan niya ang kanilang mga paa. At alam niya rin na siya po ay pagtataksila ni Judas, pero hindi yun ang nakahadlang sa kanyang pag-ibig, sa true love of God. Tinuloy niya hanggang itinuro niya ang bagay na ito. Pag sinabi pong halimbawa, mga kapatid, eh, ang halimbawa ni Kristo, kanyang pag-ibig hanggang kamatayan. Dapat din, ganun din ang ating pag-ibig. Ibig sabihin, nag-extend tayo ng kamay for forgiveness. Hindi yung magtatanong tayo, ah, bahala siya, masyado siya nga naman, matita siya ng ulo niya, hindi ko siya mapatawalan, bahala siya. No. Extend natin ang love. That's how Christ loves us. Sino ka ba? Hindi ka man anghel noon eh, kung iligtas ka ni Kristo eh. Hindi. Bumaba siya para sa iyo. Nagkatawang tao siya. He obeyed the law and obeyed
the will of the Father hanggang tamatay sa cross. So that's how we extend our love even to the our enemy or sa mga suwail. So tayo po ay tumatanggap sa mga nagtataksil sa atin. Sa ang paglalapat nito, ito ay kung paano mamuhay kay Kristo at hindi tayo maglilingkod sa mga makasariling ambisyon. Hindi tayo maglilingkod sa makasariling ambisyon, kundi magpatawad tayo at magpasahit tayo sa kapwa natin. Love one another as Christ has loved you, love us. Then pang-apat, tunay na pag-ibig ay isang pagkakilanlan. Verse 35, ang sabi po, sa pamamagitan nito, through this, makikilala kayo. So, andun yung identity, pagkakilanlan. Makikilala kayo ng lahat na kayo ay aking mga alagad. So, ito po yung isang pagkakilanlan na dapat nating protektahan. Na pag sinabi pong pagkakilanlan, identity, diyan po nakasalalay ang ating reputation, diyan nakasalalay ang ating karangalan, ang ating dangal, mabuting pangalan. Pag mayroon tayong kaaway, sasabi mo, sinira mo ang pangalan ko na walang aking reputasyon. Anong reputasyon mayroon ka? Unless you have the reputation of Christ. Ano ba ang pagkakilanlan ni kay Kristo? Love. Christ is love. At yun ang kanyang pagkakilanlan. At yun ang dapat nating mapagpakilanlan hanggang katapusan, yun ang ating identity. Dapat makita tayo sa ganon. Na iniingatan natin, pinoprotektahan natin ito sa pamagitan ng ating sariling ugali na magaspang. Pinoprotektahan natin ang ating reputation through that love in us na nasa atin. Na sa Bisaya pa, gihuwad sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa balang Espiritu. Binuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng gawa ng Espiritu. Kaya sabi ni Jesus Christ, nito ay makikilala kayo. Kayo'y aking mga alagad. Pag-ibig ay si Kristo. Yan ang identity ng Christ. At yan din dapat ang maging identity natin. Ang ating paligid, the world, ang mundo, ay mayroon silang mga mata ng agila. Hindi yung net 25, ha? Mata ng agila. Meaning to say, ang agila po, lagi nagsusumikap na makakita ng mga pain. Ganon din ang mundo sa atin. Natatalas ang kanilang mga mata upang hanapan tayo ng butas ng ating kahinaan. Upang hanapan tayo na gumive up ang ating patience. Upang mayroon silang maiparatang ganyan bang Kristiyano. Protektahan natin ang identity natin. Kaya sa loob ng iglesia, sa ating prayer meeting ngayong gabi, maging sa lahat ng ating pagtitipon, even in our private and family worship, dapat may malalim tayong pag-iyak ng pagsusumamo sa Diyos. The Lord, let your love dwells, kumilos sa amin upang magkaroon kami ng pagmamahalan sa isa. Marami po kong kapatid na hindi ko gusto, but your command, your utos ay ibigin mo siya. Pakitaan mo siya na siya importante sa iyo. Pakitaan mo siya na isa yung kapatid mo. Kahit meron kang personal grievance sa kanya, kailangan ipakita mo ang utos ng Diyos na ginagawa mo. Hindi pagkukunwari. Hindi damdamin. Hindi emosyon. Hindi dahil naghahanap ka ng ganti sa kanya. Kundi obeying God's command. So ang totoong pag-ibig, mga kapatid, ito isang kapahayagan ng ating pagiging united, hindi po makasarili. Ito'y pumapatay na mga pagtatangi sa loob ng iglesia. Baka may pagtatangi kayong pastor, may kayong tinatangi na mga kapatid, hindi yan. Ang totoong pag-ibig ang pumapatay niyan. Dapat mangyari yan. At ang mga mahimalang gawa ng totoong pag-ibig, agape love,
ay kayang gapiin anumang kompetisyon sa loob ng pamilya, kompetisyon sa loob ng iglesia, kompetisyon sa trabaho, kompetisyon sa kumpanya, kayang-kayang bawiin yan. Kahit na ang kalaharap mo, walang pag-ibig ng Diyos, kundi traditional love ang kanilang hawak, but you have that true love in your heart. Kailangan talagang mapigil o mapatay ang ganong klaseng ugali ng pagkakampi-kampi. Mas mabait siya, mas mahusay sa mga pastor, mas magaling si Pastor Boy, mas magaling si Pastor Ronnie. Dapat walang ganon. Hayaan natin ang truth na natatanggap natin, na hindi ko sinasabing lahat ng sinasabi namin perfect pagka-deliver. Perfect na salita. But we have that love na nakakaunawa sa kahinaan namin. At yung katotohanan, yun ang ating yakapin upang madaig natin ang gawa ng kaaway even in the church. Amen. Let's pray. Salamat Panginoon sa gabing ito sa iyong salita. Nakita namin ang pagkakaiba po ng tradisyong pag-ibig na ito'y makalaman, magnanasa, damdamin, maghanap ng kapalit, kaganti. Ngunit ang pag-ibig ninyo ay tumatayo sa aming sarili. Kahit na kami lamang nag-iisa, anuman ang nasa palibot namin na wala silang maidadahilan o mayroon silang maibibigay sa amin, hindi po yun ang hangad namin, kundi ang aming pag-ibig ay sa pamagitan ng iyo pong salitang katotohanan na aming tinutupan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.